Happy Day! Welcome to our HC video today. At ang topic po natin ngayon ay BIR updates on tax compliance of taxpayers affected by Typhoon Odette. Okay, sa mga taxpayers po affected and still affected by Typhoon Odette, meron pong binaba yung Bureau of Internal Revenue na revenue issuances para po sa extension ng ating tax deadlines sa mga taxpayers po na affected ni Typhoon Odette. Okay, so very severe o malubha yung naging epekto ni Typhoon Odette sa mga kababayan natin, at kasama na rin po dyan ang mga taxpayers o yung mga nagbi-business. Kaya nga lang po, whether affected tayo ni Odette, Typhoon Odette o hindi, meron pa rin tayong BIR tax compliance. So, kinonsider naman ng Bureau of Internal Revenue yon, at nagbaba sila ng advisory at revenue regulations. So, sa previous nating HC video, tinackle po natin, pinag-aralan po natin yung advisory na binaba ng Bureau of Internal Revenue. At sinabi dito yung pwede tayong mag-file manually at ng ating tax returns even if EFPS ka or EBIR, at pwedeng magbayad ng tax returns sa pinakamalapit na authorized agent bank even if beyond our revenue district office na jurisdiction. So ngayon po, nagbaba ng update yung Bureau of Internal Revenue. Ngayon ay pinormalize na nila. Nagbaba sila ng Revenue Regulation Number 22 Series of 2021, dated December 24, 2021, disperas ng Pasko. Okay? At ang subject ay extension of the deadlines for the filing of tax returns and payment of the corresponding taxes due thereon, including submission of the required documents, application for tax refund and issuance of the assessment notices and warrants of distraint and levy for taxpayers within the jurisdiction of the revenue regional and district offices of the BIR that were adversely affected by the Typhoon Odette. Dito kasi sa advisory na binaba ng BIR, hindi nila sinabi dito sino-sino yung mga taxpayers affected by Typhoon Odette. Ano-anong mga RDO at ano-anong mga revenue region yon. So dito sa Revenue Regulation Number 22 Series of 2021, binanggitan nila sino yung mga taxpayers, mga RDO at saka revenue region. Okay? So ito po yung mga revenue region, regional offices and revenue district offices affected by the Typhoon Odette, at kung saan yung mga tax compliances ng taxpayers under the jurisdiction of this revenue region and revenue district office is extended. Okay? So, ito po yung mga revenue region extend. Hindi na po natin siya isa-isain. You may download na lang po this copy of Revenue Regulation Number 22 Series of 2021 para makita nyo po kung kasama po kayo sa listahan ng mga taxpayers kung saan extended yung filing and payment ng ating tax returns. Okay? So, hindi po in-exempt ng BIR yung taxpayers from filing and payment of different applicable tax returns and extend lang yung deadline. Okay? So, ito naman po yung section number 2. Ito yung coverage na in-extend. Okay? So, sa section 1, yun yung mga taxpayers, revenue region office, tsaka revenue district offices, at yung mga taxpayers under those jurisdictions, sila yung taxpayers na entitled sa extension ng deadline. So, hindi po lahat ng taxpayers sa Pilipinas ay entitled sa extension ng deadline. Selected taxpayers lang kung saan sila ay very severely affected by Typhoon Odette. Okay? Nasa section 1 siya. Section 2, ito naman yung mga tax returns, documents, na in-extend from original due date to extended due date. Ayan po, example. Filing and payment of 2550M for non-EFPS filers, month of November 2021. Original deadline niya, December 20, 2021. Pero ang extended due date niya na ay January 19, 2022. So, ang ibig sabihin po ng extension ng deadline, we can file and pay our different applicable tax returns up to the extended deadline without the payment of penalty. Okay? So, hindi na po natin siya isa-isain. Pakibasa nyo na lang po dito. Yan. Marami po siya. Marami pong mga extended na deadline.
So, basahin na lang po natin yung narrative niya dito. The extension of the due date shall be made applicable throughout the areas, revenue regions, and RDOs affected by Typhoon Odette as identified in Section 1 hereof. So, only taxpayers under the jurisdiction of revenue region and RDO offices under Section 1 of this Revenue Regulation Number 22, Series of 2021, ang entitled nga lang sa extension ng deadline. Ha, kami, RDO 18 kami, Olongapo City, Revenue Region Number 4, at wala naman siya dito. Wala naman siya dito. So, hindi kami entitled sa extension ng deadline. Wala yung Revenue Region Number 4 because hindi naman siya affected by Typhoon Odette. And if the extended due dates fall on a holiday or non-working day, the submission and or filing contemplated herein shall be made on the next working day. So basic yun. Basta the deadline falls on holiday or non-working day, the deadline will be automatically moved on the next working day. That is under from RMC 65 Series of 2016. And the extension of the statutory deadline set forth in these regulations may be further extended by the Commissioner of Internal Revenue if the factual circumstances warrant for such an extension or as may be directed by the Secretary of Finance. Kaya nga lang sa ganito, hindi kasi siya automatic na ma-extend. So, wag na po yung mag-expect ng additional extension ng deadline kasi baka hindi mag-extend yung BIR. Baka lang naman. Okay, baka lang naman yun. Kasi hindi naman siya guaranteed na i-extend ulit. Okay? And Section 3, filing of returns and payment of taxes. Affected taxpayers within the revenue region and RDO identified in Section 1 hereof may file their tax returns and pay their corresponding taxes due thereon to the nearest authorized agent bank or to the revenue collection officer notwithstanding revenue district office jurisdiction. Kasi dati, ang rule dati neto ay doon ka lang magbabayad sa revenue collection officer or authorized agent bank within the jurisdiction of your RDO. So, hindi ka pwede magbayad. Example sa amin, RDO 18 kami. So, yung mga banko within the RDO 18 jurisdiction, doon na kami pwede magbayad. Hindi kami pwede magbayad doon sa banko or authorized agent bank in the jurisdiction of other RDO. Example, RDO 19, SBMA. Magkatabi lang yung 18 tsaka 19. RDO 18, Olongapo City, tsaka RDO 19, SBMA. Magkatabi lang. So, even magkatabi lang siya, hindi kami pwede magbayad sa bangko, authorized agent bank, na beyond the jurisdiction of our RDO 18 Olongapo City. So, pero sa mga taxpayers na affected by Typhoon Odette, pwede na po. So, example, sa province kayo ng Siargao, at pumunta kayo ng Manila, kasi barely, severely affected talaga yung lugar ng Siargao, Cebu City, at iba pang provinces ng Pilipinas. So, kung para makapag-comply kayo, pwede kayo mag-comply, pwede kayo magbayad ng tax returns nyo doon na sa Manila kung saan kayo, sa kung saan yung pinakamalapit sa inyo. Okay? Without penalty. Payments can also be made through revenue collection officer with the issuance of the manual receipt. But we do not recommend you to pay to the RCO because minsan nga yung RCO may kababalaghan. So, doon na po yung magbayad sa authorized agent bank or kung meron kayong Gcash, i-Gcash nyo na lang para hindi na kailalabas ng bahay nyo. Likewise, those affected taxpayers who are mandated users of EFPS and EBIR forms are temporarily allowed to manually file their respective tax returns within the above mentioned period, and there will be no imposition of penalties for wrong venue filing of returns and payment of taxes. So, yung mga EFPS and EBIR, malamang wala pang internet connection or mababa o mabagal internet connection dun sa mga areas ng taxpayers affected by Typhoon Odette. So, pwede tayong mag-manual filing. So, ang manual filing, ang ibig sabihin nun, print ka lang ng tax return, tapos pilapan mo siya manually without internet connection, hindi mo siya kailangan ipasa. So, pilapan mo lang siya, tatlong kopya, manual written, manual fill out, okay, pilapan mo sa internet, ay sa computer, tapos iprint mo siya kung meron kayong computer, okay, printer, tapos pirmahan mo siya originally. Okay naman, print mo yung PDF,
okay, ipotocopy mo yung tax return sa na nahingi mo sa kakilala mo, tapos tatlong kopya, pilapan mo siya manually. Be careful lang, kasi dapat all required fields, kapag nag-manual fill out ka sa tax returns, must be filled out. Kasi kung hindi, 1,000 pesos yung isa for missing required information. Okay? So, pero sabi niya, however, if they still have access to the internet, they are encouraged, ini-encourage lang naman, to make filing and payment through online means as follows. So, kung meron kayong online internet, pwede na kayo magbayad yan online nga, land bank, through your ATM, debit card, credit card, DBP, Development Bank of the Philippines, Union Bank, at mobile payment through GCash, Paymaya, and My Egg. Okay? So, ang ibig sabihin lang po na itong Revenue Regulation Number 22 Series of 2021 ay extended po yung original deadlines sa mga tax returns natin, deadline of filing and payment and other submission of the documents. Pero tingnan nyo na lang po dito sa RR22-2021 Section 2, yung coverage na tax returns and other documents na in-extend ang deadline, ha? And yung venue filing and payment natin sa mga online filers na EFPS and EBIR forms na affected by Typhoon Odette na hanggang ngayon wala pang internet o slow internet, pwede kayo mag-manual filing, meaning print nyo lang yung tax return, tapos pilapan nyo manually. Tapos pumunta kayo sa banko, over the counter, bayaran nyo siya sa mga banko na pinakamalapit sa inyo, even if beyond your RDO jurisdiction or not within your RDO jurisdiction. Wala naman tayong penalty nun. And we don't have penalties as long as you file and pay your tax returns within the extended deadline. Although sinabi dito expressly na pwede pang extend ng BIR commissioner yung deadline if the factual circumstances warrant, but do not expect na lang kasi baka masaktan lang tayo kaka-expect kasi hindi naman siya guaranteed na extend. Okay? Kasi subject pa siya sa condition. Okay? And please be informed of these updates ng ating Bureau of Internal Revenue under Revenue Regulation Number 22 Series of 2021 to avoid the unnecessary penalties. Sa mga friends, colleagues nyo, co-workmates nyo, please forward this video to them para po ma-educate natin sila. Okay? Yun na lang po tulong natin sa kanila. Para maiwasan po yung mga unnecessary na penalties na minimum 1,000 pesos. And yung mga love letters sa atin ng Bureau of Internal Revenue informing us of our violation with the request of the payment of the penalty. Malamang pag may violation, may penalty. Ito yung mga sulat na sulat ng BIR. And yung mga nararamdaman nating unnecessary fear simply because we are ignorant. Mag-aral na po tayo, hindi na po uso ngayon ang pagiging ignorante. Lalong-lalo na po sa Philippine tax compliance natin. Problem solved. Maraming salamat po sa inyo lahat. And if you're watching us on our YouTube channel, please do not forget to subscribe now for future updates. And hit the notification bell natin para po makareceive kayo ng mga updates natin na video. Okay? And if you like our video today, please like our video. And if di nyo naman po nagustuhan, pwede nyo po i-dislike naman. And this is our YouTube channel. Marami po tayong mga free HSC videos. At kung mapapansin nyo po, meron tayong mga members only na videos. Please click nyo lang po yung join button. Pwede nyo na po i-support yung ATC by joining our YouTube channel, by becoming member on our YouTube channel. Okay po, yan. Every ATC video po natin, meron kayong makikita ang join button. Click nyo lang po yung join button natin. At meron po tayong membership sa ating YouTube channel. We have silver, we have gold, we have diamond. Okay? So, silver po natin, 199 pesos lang per month. Per month na po yan. Pwede nyo po i-cancel anytime. At sa mga silver members natin, entitled po kayo sa unlimited questions, inquiries, or comments. Reply to your questions, inquiries, or comments on our YouTube channel, Accounting Tutorial Center. You may send your questions naman kung private sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center, for 199 pesos lang per month. Sa mga gold members naman natin, we have exclusive reply. Kasi kung mapapansin nyo po, hindi po kami nagre-reply sa mga comments nyo, questions, and inquiries because available lang po yan sa mga RWB book owners natin tsaka RWB members natin. Sa mga gold members naman natin, we have 499 pesos lang per month. 499 pesos per month, exclusive
exclusive reply to your comments, questions, or inquiries on our YouTube channel or Facebook page, and exclusive members-only videos. May mga other helpful videos din tayo na available lang po sa mga members natin na Gold and Diamond. Sa Diamond naman po natin ay 1,499 only. Yan. Exclusive reply to your comments, questions, and inquiries. Exclusive sa members-only videos. And exclusive consultation po sa mga Diamond members natin. So, if you want to call us, pwede naman po, basta you are our Diamond members. Cancel po anytime, pwede po. And at the same time, you can support now our company ATC para sa making of other helpful ATC videos on our YouTube channel po. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And we would like to invite you to our online education using our RWB Books. Makakapag-aral na po tayo anytime, anywhere na bookkeeping, tax compliance, tax audit. Please watch and learn now until the end of our video to learn more about our RWB Books po. Okay? Yan na po. And we would like to invite you to our online education. Makakapag-aral na po tayo anytime, anywhere ng ating tax compliance like tax returns, bookkeeping, financial statement, BIR tax audit, name it. Meron kami. So we have, basta meron kayong internet connection, laptop, computer, tablet, or cellphone, makakapag-aral na po tayo anytime, anywhere. Meron na po kaming VAT bookkeeping. Sa mga VAT registered taxpayers dyan, VAT registered taxpayers and seller of goods. Goods ang binibenta nyo. Sales invoice yung binibigay nyo sa madaling salita. Meron po kaming RWB book para sa inyo. Aming RWB book, VAT bookkeeping for seller of goods entrepreneurs. Applicable po ito sa mga corporations, sole proprietor, and professionals. Basta VAT registered kayo and seller of goods kayo. So, pag-aaralan po natin dito kung paano po mag-record sa inyong books of accounts. Gamit yung ating anim na books of accounts. Ito po ay anim. Package na po ito sa ating RWB books. Okay? So, we have the Cash Disbursements Journal or CDJ, Cash Receipts Journal or CRJ, General Ledger or GL, General Journal, Subsidiary Purchase Journal, and the Subsidiary Sales Journal or SSJ. Yung required nating subsidiary journal sa mga VAT registered taxpayer. Pag-aaralan po natin dito isa-isa kung paano po gamitin yung inyong books of accounts. Okay? And in our RWB book, meron tayong mga sample na resibo. Charan! So, mga sample po na resibo na sa loob ng ating RWB book, yun po yung pag-aaralan natin kung paano siya i-record. May mga sample din po tayo na resibo ng expenses. Charan! Sample po ng resibo ng expenses. Kasama po yan sa ating pag-aaralan kung paano mag-record ng expenses and sales. Meron na rin po tayo ditong chart of accounts. Ito po yung chart of accounts natin, listahan ng mga account titles na gagamitin natin sa pag-record ng transactions. Hindi kasi pwedeng general yung account title nyo. Dapat meron kayong tinatawag na chart of accounts for consistency in the recording of your business transactions. Okay? So aside from our RWB book and the package na books of accounts, meron po tayo ditong package na exclusive ATC online videos to explain the contents step by step of our RWB book. So hindi niyo po pwedeng hindi niyo kailangan basahin 'to para pag-aralan kasi i-discuss natin siya, i-explain natin siya step by step through our exclusive ATC online videos. Katulad po nito, pero exclusive lang sa inyo. Hindi siya available sa public. Para lang po sa inyo 'yon. Okay? So investment fee po natin dito sa ating RWB book but bookkeeping for seller of goods is 6,499. One-time investment fee only. Hindi niya kailangan magbayad pa sa amin ng monthly fee. So may discount po tayong 500 pesos. We have net investment fee 5,999 pesos na lang po. Free delivery po tayo within the Philippines and itong ating RWB book natin po, once na naging RWB book owner namin kayo, free na po yung consultation. Free na po yung RWB support natin. Meron po tayong tinatawag na RWB support. So you may send us an inquiry or message on our Facebook page,
email, text message, or call kung mahaba yung inquiry nyo. Wala na pong bayad yun. Pre-consultation po yun sa atin. RWB support po ang tawag natin dyan. Basta nag-avail po kayo ng ating RWB book. Okay? So, hindi ito nag-avail na kayo, wala na kami. Basta nandito kami, buhay pa yung ATC, may support po kayo sa amin. Okay? Sa mga ano naman, sa mga but registered pero seller of service, like professionals, dentist, doctor, lawyers, accountant, engineer, architect, na nagka-practice ng kanilang profession and but registered na, ibig sabihin pumalo na sa 3 million but threshold, we have RWB book para sa inyo. Yung ating RWB book, but bookkeeping for seller of service entrepreneurs. Okay? So, ganun pa rin po, meron tayong 6 na package na books of accounts and yung ating exclusive ATC videos to explain our RWB book. Okay? Meron tayong subsidiary sales journal, subsidiary purchase journal, general journal, general ledger, cash receipts journal, CRJ, or the cash disbursements journal. Yung iba, nagtatanong, sir, paano yun, sir? Dalawa lang yung books of accounts ko. Tatlo lang. E di kulang. Mag-a-apply ka ng panibago na books of accounts. Walang lang, tatlo lang. Mahirap yun. So, ang recommendation namin, mag-apply ka ng additional. BIR Form 1905 lang. Kaya nga lang, bago kayo mag-add ng additional, pag-aralan nyo muna kung paano gamitin yung iba't ibang books of accounts. Kasi mag-a-add ka, tapos wala rin namang laman, kasi hindi mo alam kung paano gamitin, yari na. Useless lang din. Okay? And then, meron po tayo ditong, charan, mga resibo, official receipts, na gagamitin sa sample nating recording ng ating transactions. And yung ating mga expenses, charan, meron dito po tayo dito mga lectures. May mga lectures po tayo dito na may mga legal basis din ng ating bookkeeping. And we have the chart of accounts din. Chart of accounts for but registered seller of service. So marami siyang laman. And we have exclusive ATC online videos, more than 20, para sa ating but bookkeeping, para matutunan nyo step by step through our online videos kung paano mag-record sa ating books of accounts. Kasama na rin dito yung foundation, yung mga financial statements, accounting equation, T-account, before po tayo mag-jump into actual recording. Okay? So, investment po is parehas lang, 6,499. May discount kayo 500 pesos for the first 100 RWB book owners. So, avail na po kayo. You may avail our RWB books. Just click our link below or above ng ATC video natin. Meron kayong makikita ang to order. Or kapag nag-avail kayo ng 2 or more RWB books natin, meron tayong RWB books packages para makapag-avail kayo ng discount. You may send a message on our Facebook page para maibigay po namin sa inyo yung details. Okay? Sa mga gusto naman matuto kung paano mag-file and pay ng kanilang iba't ibang tax returns kasi hindi mo alam, meron po kaming charan, yung hawak ko kanina. RWB book, how to file and pay your own tax returns. Dalawa po ito, isang lecture set. Andito yung mga legal basis ng ating pag-aaralan. At yung mga updates na rin po ito, kasama na po yung updates nyo sa package nyo. Wala na kayong babayaran doon pag gumawa tayo ng another video to explain the updates, to update yung ating napag-aaralan na dito. Okay? So, dito po natin pag-aaralan yung iba't ibang tax returns na ipa-file nyo. Dalawa po ito. Isang lecture set at isang practice set na puro tax returns. And again, hindi nyo kailangan basahin ito para pag-aralan because we will explain in details, step by step, kung paano pilapan yung iba't ibang tax returns nyo. Kasama na rin po sa discussion natin yung mga other special topics like top withholding agent, the amendments so dun sa ating top withholding agent under RR31 2020, the guidelines, the new guidelines na ibinabala ngayon 2021, guidelines in the filing and payment of different tax returns of taxpayers under Revenue Memorandum Circular Number 4 Series of 2021, nandoon. Kasama po dito, kasama. BIR Wrong Venue, kasama din dito. BIR Statement of Management Responsibility, kasama din po dito. Okay? Hindi lang siya filing and payment of tax returns. Mayroon din tayong iba't ibang topic. Okay? So, investment po natin dito ay mura lang. 4,999 pesos.
4,999 pesos. Available na po kayo. Pre-delivery tayo within the Philippines and available po yung ating COD or cash on delivery. Bayaran nyo na lang po kapag nakuha nyo na yung ating package sa LBC. Tapos LBC na po magbabayad sa amin yan. Okay? And this is the best RWB book sa mga ino-audit ng BIR. Hinaharas ng BIR. Hindi alam kung saan po kuha ng pambayad ng assessment. Even if wala pang audit ng books of accounts or examination ng books of accounts, naniningil na ng assessment pero verbally, under the table yun. Okay? Pag-aralan nyo po yung tamang BIR tax audit para hindi po tayo nagmumukhang basang sisiw sa mga public servants sa loob ng Bureau of Internal Revenue. Actually, public servants sila eh. So, ang nangyayari, nagiging baligtad. Tayo na mismo nag-deserve sa kanila. Kasi nga, ignorante tayo, hindi natin alam. Like, for example, for tax audit. Okay? So, pag-aralan po natin yung tamang BIR tax audit. Dito po natin mapag-aralan from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment or FDDA from the Commissioner of Internal Revenue. Okay? At may mga sample na po tayo ditong protest letter. May mga sample na rin tayo ditong LOA. Sa mga hindi pa nakakakita ng actual LOA, huwag nyo nang hangarin pa na magkaroon kayo. Pero just in case na meron kayo, ito yung pag-aaralan po natin yan. LOA. Letter of Authority. And we have ito yung checklist of requirements. Tingnan nyo yung checklist of requirements. Andami. Andami ng hinihingi. Andami ng hinihingi sa taxpayer, hindi naman applicable lahat yan. So, pag pinasa mo yung transmittal letter mo, sasabihin mo lang, hindi applicable to. Bakit? Ano legal basis mo? Yun po yung pag-aaralan natin. Okay? Ano pa? Assessment. Mga actual assessment po. We have din the letter of protest. Yan. May mga actual tayo ditong letter of protest against the BIR notices like assessment notice and letter of authority para pwede nyo pagbasihan, pwede nyo gawing reference, para pa nag-drop kayo ng protest letter nyo, pwede nyo gamitin, pwede nyo pa yung copy-paste. Basta parehas tayo ng case. Okay? And we have the preliminary assessment notice. Ano ba yung preliminary assessment notice? Ano yung tsura niya ito? Tcharan! So, dito pa natin pag-aaralan, ano yung preliminary assessment notice? Ilang days ka dapat mag-reply sa preliminary assessment notice? Ano dapat yung contents ng protest letter mo para maging effective and valid? Okay? So, hanggang final decision on disputed assessment yung ating topic. Tcharan! Hanggang final decision on disputed assessment or FDDA, yung ating topic na pag-aaralan. Kasama, naka-attach na rin po dito sa libro yung mga iba't ibang mga Supreme Court decisions, Court of Tax Appeals decisions regarding the BIR tax audit, and naka-attach na rin po dito yung iba't ibang BIR administrative issuance like the Revenue Memorandum Order 19-2015, the audit program, and the Revenue Memorandum Order number 44-2010 para sa issuance ng letter of electronic letter of authority at iba't iba pang administrative issuance. Okay? And again, hindi nyo kailangan basahin ito para pag-aralan kasi hindi nyo rin maintindihan. Kasi very highly technical yung mga terminologies dito. Okay? So, ang kailangan natin, yan. Meron tayong ATC online videos which are exclusive lang para lang sa inyong mga nag-avail ng RWB books natin. Okay? Hindi po ito available sa public. Available po ito para lang sa mga RWB book owners natin, katulad po ninyo. So, more than 20 yan na ATC online video series yan to, para po pag-aralan nyo step by step yung ating topic ng RWB book BIR tax audit. Okay? Nakatanggap kayo ng assessment notice. We have format ng protest letter dito sa ating RWB book. And we have investment fee po natin ay mura lang affordable nyo. 9,999 only. Ito yung best seller namin, RWB BIR tax audit. Pre-delivery tayo within the Philippines. And free na yung consultation natin about your BIR tax audit para hindi kayo nangangamba. Ano ba yung next step na gagawin ng BIR? At ano yung applicable yung next move o ano yung alternatives nyo to overcome or to comply doon sa pinapagawaan sa inyo sa BIR tax audit. Okay? So, 9,999 only. Invest na po kayo, mag-avail na po kayo para matuto po kayo. Huwag lang po oo ng oo. Okay?
And we have sa mga non-VAT naman, non-VAT registered taxpayers and for the seller of service. We have RWB Book para sa inyo, yung ating RWB Book, non-VAT bookkeeping for seller of service. Kasama na po dito yung ating apat na books of accounts sa pag-aaralan. Kasama po yung apat na books of accounts, okay? Apat lang kasi hindi required yung subsidiary books. So we have cash disbursements journal or CDJ. We have the cash receipts journal or CRJ. We have the general ledger. We have the general journal. Apat yan, package na. Okay? RWB book, books of accounts, and ating exclusive na HSC online videos to explain step by step yung recording, how to record your business transactions actual sa inyong books of accounts. May mga kasama po itong mga resibo. Charan, may resibo siya, sample. Kasi sa actual, ang ginagamit sa pag-record ng transactions, resibo. Yung nag-aaral kami sa college, ang binibigay sa amin, listahan ng transaction. Nakabenta siya ng ganito, bumili siya ng ganito, yan. Sa actual, sa real world, resibo. So, malaking-malaki yung diferensya ng academic sa real world. And we have expenses. So, we have sales, we have expenses, and we have also lecture. Yung mga lecture natin, yung mga legal basis siya, yan. And we have chart of accounts. Chart of accounts para sa recording nyo for consistency. Investment fee po natin is 4,999 only din. Parehas ng ating RWB book, how to file and pay your own tax returns. Yan. Package na po ito, isang RWB book, apat na books of accounts, tapos yung isang complete set ng ating HC online videos which are exclusive lang para sa inyo. And lahat po ng RWB books natin meron siyang certificate. Certificate of RWB book owner. Okay? Na ibibigay pa namin sa inyo. May kasama din po yung ball pen and bookmark. Okay? Available na po kayo. Applicable po ito sa inyo kung non-VAT po kayo and seller of service kayo. Kung seller of goods naman kayo, meron kami sa inyo, non-VAT bookkeeping for seller of goods. Okay? Kasama na rin po dito yung ating apat na books of accounts, yung ating general journal, general ledger, cash receipts journal or CRJ, and ating cash disbursements journal. Okay? And may package na rin po itong exclusive na HSC online videos para matuto kayo step by step through our HSC online videos kung paano mag-record ng transactions nyo sa inyong books of accounts. May mga kasama po tayo ditong resibo. Charan, mga resibo. Actual na resibo. Mga expenses. At yung ating chart of accounts. Charan, we have chart of accounts din. So, avail na po kayo para mapag-aralan nyo na po ito anytime, anywhere. We have investment fee lang, 4,999 only. But if you will avail two or more RWB books, meron po kaming discount sa inyo for package natin. May mga packages po tayo, RWB book packages. Okay? Free delivery po tayo within the Philippines. Sagot na po namin yung shipping fee. Sagot na po namin yun. Hindi nyo na po kailangan magbayad pa for shipping fee. Kami na po ang sasagot nun. And sa mga gustong matuto ng financial statements, yung financial statement na ina-attach sa ating annual ITR, pero nga, hindi naman lahat ng taxpayers ay required mag-attach ng financial statement sa annual ITR, like the 8% and the 40% OSD, kung nag-avail kayo noon and you are individual taxpayers, hindi kayo required. Okay? So, sa ating RWB book financial statements, matututunan nyo dito kung paano gumawa ng income statement, balance sheet, cash flow, statement of changes in equity, notes to financial statement, and the statement of management responsibility for annual income tax return as required by the Bureau of Internal Revenue. Actually, lima lang. Lima yung components ng financial statement. Yung pang-anim natin, SMR or statement of management responsibility, ano na yun? Tawag dito. Bonus topic na natin yun. So, may mga templates tayo dito ng financial statements, components of financial statement. Copy-paste nyo na lang, edit-edit na lang. Pero, ito rin po yung ginagamit namin sa practice, ha? Ito rin po yung component ng financial statements, template na ginagamit natin sa company natin.
Okay, ine-edit-edit lang natin siya. Pero before kayo mag-edit-edit, syempre, pag-aaralan muna natin siya. Okay? So we have exclusive ATC online videos para po dito sa ating RWB book, How to Make Your Own Financial Statement. Exclusive lang po yan para sa inyo to explain the contents of our RWB book. Investment fee is 4,999 only. Available na po kayo pre-delivery within the Philippines. And sa mga gusto matuto ng mga tax updates under our train law, we have the 8%, may tax planning, the income taxation for individual taxpayers. We have the RWB book train law for you, 4,999 only. Okay, ating investment fee. So mag-aabil nga po ng 2 or more RWB books, good for you. Pwede na kayo mag-aral anytime, anywhere. And meron tayong discount para sa inyo for 2 or more RWB books. Pre-delivery pa rin tayo within the Philippines. And sa mga RWB book owners namin, unlimited po yung ating RWB support. So yung ating support ay pwedeng chat sa Facebook page natin, Accounting Tutorial Center, email, text, or call. Okay? And available yung ating cash on delivery o COD through LBC. Bayaran nyo na lang po yung RWB books nyo kapag na-receive nyo na. And before we end our ATC video today, we would like to give you a beautiful educational quote. Change your mind and you will change your life. Alam nyo na po yan, lagi po namin yan sinasabi sa inyo. And this is our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Please like and follow our Facebook page for any updates. Our Facebook group, Real World Bookkeeping, join na po kayo. And our YouTube channel, Accounting Tutorial Center. Kung hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe now and hit the notification bell. Like nyo na rin po kung nagustuhan nyo yung topic natin. Kung hindi nyo nagustuhan, dislike nyo, okay lang. Okay? And our Vimeo, ito po yung platform natin, Vimeo, para sa exclusive nating ATC online videos. Hindi po siya available sa public. Nakatago po siya sa Vimeo. Bibigay po namin yung link. May link po tayo ng videos. Tapos, kiklik nyo yun, tapos lalagay nyo na yung password. Kasi sa loob ng RWB book natin, may password to access your exclusive ATC online videos. Bibigyan naman namin kayo ng step kung paano i-access yung inyong exclusive na ATC online videos. Okay? Our Twitter and Instagram, please follow us on our social media account, Accounting Tutorial Center. And kung meron pa po yung katanungan regarding our topic today, tentative annual income tax return or other any topic, or regarding the order of your RWB books, please send your message on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, text na lang. Joke lang. My name is Mark Lord M. Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po sa inyo lahat. See you po sa mga next topic natin. Bye-bye!